chance to behave the best. Gusto mo rin magpasampal sa akin. Hindi, sobrang nakakilig. Hindi ko ma-explain ko yung feeling na ramdaman ko nung una ko malaman na makakatrabaho si Miss Diamond Star. Actually, sa set, para lang siyang nanay. Pinupulbuhan niya kami. May pulbo talaga? Pinupunasan niya yung libad namin, pagpawis na kami. Tapos, pinapakain niya kami ng pagkain. Wala na. Tapos, medyo na rin siya, clingy. Ayaw niya na pagka after niya na takes, gusto niya magkakasama kayo sa team. May bantingan ha? Oo, gusto niya. Tapos, lagi niya rin akong pinapangaralan sa buhay, and sobrang package talaga yung experience working with Nay. Hindi lang sa mga sinabi mo, acting lang yung lalabas sa utak mo, di ba? Pero kung paano siya as a person din. Stigma. Yun naman po talaga yung up until now pinaglalaban ko. Dahil hindi naman lingit sa alaman niya na yung pinagdaanan ko, naging open naman ako, naging honest naman ako sa journey ko. And malakas talaga yung stigma against it sa mga tao katulad ko. Pero hindi ako nagpapapekto o sumusuko sa ganun-ganun lang. Dahil alam ko yung hirap na pinagdaanan ko sa recovery ko. Alam ko yung struggles, mas matindi pa doon ng ilang beses sa pagbabash. Sa tingin ko, una yung success ng show, sobrang pagtapa ko pa lang talaga sa set ng ayan na iba. Iba yung disiplina, iba yung passion na nalangin ko, iba yung love na pinutok nila sa trabaho. So talagang I'm proud na naging parte ako kahit saglit lang sa akin. Yung sa role ko naman, siguro yung importante dun yung redemption din. Na kahit sobrang ginagamit niya yung religion para sa kasamaan, may redemption pa rin. He found God talaga. And love. Real love. And pinakita niya yung sa role, bago siya lumatay. Yun nga, sa social media ngayon, madalas na parang nakukrucify yung mga naging fidelity. And importante rin na sana itong show na ito maging ehemplo na ito yung mga kaharapin mo, ito yung mga masasaktan mo, ito yung mga maapekto mo, ito yung mangyayari kapag ginawa mo ito. Kasi madali lang gumawa ng isang bagay kapag hindi pinag-isipan. Hindi pinag-imedity. So, yun. Siguro yung journey ko po as an actor, dati, nagko-commute lang po ako pupunta sa teatro, and hindi naman po kalakihan din yung binibayad sa amin sa pagiging aktor ko nun. And napapagalitan din ako madalas sa stage, magpa-stage, magpa-set. And siguro yung nag-inspire sa akin yung mga co-actors ko sa theater. Yung mga seniors ko nun na they do it so passionately. Na talagang with all their heart. So, parang gusto ko rin maging ganun, yung parang nag-entertain sila ng sobra-sobra, pero mas na-entertain sila, mas masaya sila na ginagawa nila yun. Then gusto kong umabot sa punto na ganun na nag-grow as an artist. Hindi lang dahil sa TF, hindi lang dahil sa fame. Yung mga kaya ko pang ibigay sa tablado sa TV.
or sa screen. It's my improve ko pa. Ang mentor ko po si Professor Dexter Santos sa UP din naman, naging professor. Naging professor ko siya sa acting. And siguro pinaka-tumatak sa akin na advice on his humility to learn always. Laging nandyan dapat. Hindi yung akala mo magaling ka na, akala mo porting matagal ka na, alam mo na lahat. So that meron ka rin humility to learn pa, to learn more, to improve. Longevity, sana naman umabang ako po sa height na yun. Sana umabang ka yung mga rules na bigay sa akin. Marami pa pong challenging roles na mabigay sa akin. And I'm sure, and I will make sure na ibibigay ko 100% best ko.